So, bagong-bago. Ito yung pinakabago ni V-Rubber. Yan. So, sobrang kapal, no? Yan. Kinakapa ako sa loob. Yung estima ko galing dito sa pinaka top hanggang dun sa loob ay mga ganito kakapal. Ganito. Yan yung estima ko. Nagulat nga ako. Bagong-bago, no? Ikita natin. Yan. Yung nakalagay dito ng petsa is 2021-13. So, bagong gawa ito. 1-3-21. So, bagong-bago yung gulong. Hindi siya old stock. Kasi nga, ito yung pinakabago ni V-Rubber. So, what's up mga guys? Amigo Valentino here. We are back. So, yung vlog natin ngayon ay mag-a-unwrap tayo ng gulong ni Aerox. Yung nabili natin kahapon. So, inabutan na ako ng gabi kahapon. So, hindi na ako nag-vlog. So, ngayong umaga, mag-a-unwrap tayo. So, i-check natin yung nabili natin. Ito. Ha! Yan. V-Rubber. Unwrap natin siya ngayon. At titingnan natin kung ano yung itsura niya. Kasi first in the market to. So, bagong-bago. Ito yung pinakabago ni V-Rubber. Yan. So, shoutout pala kay Bruce. Owner manager ng GB Motorcycle Parts. Yan, maraming salamat sa inyo. Doon ko 'to nabili. Yan. So, yung price niya, sasabihin ko na agad, mura lang siya. 4,650. Dalawa na, isang set. So, ito ay stock size na pang Aerox. Yan, sa Aerox natin. Ito. So, unwrap. Yeah. Oh. Ito na, ilog naman. Okay. So, ito yung harap. Stock size siya ng Aerox. So, ang size niya is 110 by 80 by 14. So, check na natin. Check na natin, no? So, sa tingin ko, hindi siya soft compound. Siguro medium. Hindi rin sabi sa akin. Medium soft compound. Yung gulong na ito. Yan. Okay, dito is B43-1F. Siguro ito yung edition ng gulong. Yan. So, ito yung itsura niya. So, ang rotation niya ay ganito. Ganito yung rotation niya. So, yung rotation niya is pa ganyan. Ito yung sa harap, guys. Yan. Bagong-bago, no? Kikita natin. Yan. Yung nakalagay dito ng petsa is 2021-13. So, bagong gawa ito. 1-3-21. So, bagong-bago yung gulong. Hindi siya old stock. Kasi nga, ito yung pinakabago ni V-Rubber. Yeah. Yan. Yan lang. V-Rubber. So, ang nakalagay dito guys, meron siyang max load na 218 kilograms
or 481 pounds at 225 kPa or kilopascal at around 33 PSI pag malamig. Yan, so yung max niya na hangin ay 33 PSI. So ang nilalagay lang natin siguro ay 28, ganun lang. Kasi pag tumatakbo na yung gulong, yung motor, umiinit yung hangin, so nag-expand yan sa loob. So 28 PSI lang yung nilalagay natin para hindi sumabog. Yung max speed niya is 150 km/h or 93 mph. Yun yung ano niya, max speed. So importante din malaman nyo kung ano yung max speed lang. So made in Thailand din siya, guys. Yan, lagay dito, made in Thailand. So legit to, no? Mura lang, affordable, budget meal, pero sabi sa akin, magandang quality. Pattern ng kanyang cuts, hindi ko alam anong tawag nito, pero ang alam ko yung use ng mga cuts na to ay para sa tubig pag madulas yung daan. So dito pumapasok yung tubig para hindi kayo madulas. So maganda yung pagkakaano. Yan. So yung cut nya, guys, may nakita akong kahalintulad nitong cut na to sa ibang brand na magandang klaseng brand. Ganito din yung cut nila. Tingnan natin yung loob. Check natin yung loob. So yan, guys, papakita ko yung loob. Yan yung loob. Yan. So ito pala, guys, ay nylon. Yan yung sidewall niya, 2 nylon. Tapos yung tread niya, 3 nylon pa rin. So tubeless. So check natin yung panglikod naman, guys. Tapos na tayo dito sa pangarap. Hirabo. So yung size nito, stock pa rin. 140 by 70 14. So stock size ng Aerox. Yeah. So ito yung panglikod. Yan. Kapal. Yan. So yan, unang impression. Yung cuts niya pareho pa rin dun sa harap, pero wala na yung sa gitna, yung cut na dire-diretso sa gitna. So ang nangyari, ito mas mahaba hanggang gitna. Yan. So sa kamay ko, guys, makapit. Yan. Yung rotation niya is pa ganito. Yan. So, yung size niya, ito, 140 70 14, made in Thailand. Yan, made in Thailand. So dito tayo sa compound niya ay nylon, tapos 4 nylon yung thread niya, 4 nylon yung sidewall naman niya, 3 nylon.
Yan. Tapos yung rear naman, yung max load capacity niya is 265 kilograms or 584 pounds. Yan. At 225 kilopascal. 33 PSI pag cold. Yan, 33 PSI. Yung max speed niya, pareho pa rin, 150 km per hour or 93 miles per hour. Yan. So, ito din guys, yung date na gawa yung gulong ay 0321. So, bagong-bago, no? 0321. So, ibig sabihin, ngayong taon lang ginawa yung dalawang gulong na to. Yung pinakabago ni V-Rubber. Yan. Yan, so ganito yung itsura ng harap niya. So ito yung rear tire. Yan. So sobrang kapal, no? Yan, kinakapa ako sa loob. Yung estima ko galing dito sa pinaka top hanggang doon sa loob ay mga ganito kakapal. Ganito. Yan yung estima ko. Nagulat nga ako. So yan, no? Mga ganito talaga kakapal. Estimate lang yun guys, ha. So maganda yung first impression ko dito, maganda siya. Yan, V-Rubber dalawa. So para sa price niya na 4,650, so nabili ko siya ng 4,650. Sobrang mura na ito para sa ganitong klaseng gulong na medium soft compound. Kasi yung isang V-Rubber na Gecko Star, yun ay soft compound, so mabilis mapudpod. So ito daw ay mas long lasting kaysa dun sa Gecko Star na V-Rubber. At pareho lang silang makapit sa daan kahit maulan. So yun mga kamigo, sa tingin ko nasabi ko na lahat. First impression ko dito, good para sa akin. So abangan nyo yung review natin sa gulong na to pag naikabit na natin dito sa Aerox natin. So nandito na lang yung vlog ko. Maraming salamat sa panonood. Amigo Valentino here. Comment nga kayo guys sa baba kung anong gulong yung sa tingin nyo maganda para sa inyo. Ayan. At huwag nyo na lang kalimutan mag-like, share, at saka mag-subscribe. Thank you. Peace out. Adios.